as parents, sometimes hindi mo maiwasan na i-post yung anak mo just because you're really proud of your kids, you know. Alam mo, naging mahihain siya ngayon. Siguro kasi nagbibinata. 10 na siya eh. Mag-11 na siya. So, meron siyang parang ilang factor na. Yung nako-conscious na siya. Minsan parang, are you gonna show this to them? Are you gonna post this? Concerned na siya sa ganon. Hindi katulad this summer na parang, wala lang. Gagawin niya lang. Ano gusto niya gawin? Alam mo, wala siyang pakialam po i-post siya or what. Saan mo si Aki na posibleng sumulod sa yapak yung dalawa ni daddy niya? Sa ngayon, hindi. Sa ngayon, hindi pa. But, kung meron man any parang artistic venture that he would probably, or parang merong hint ngayon na nakikita ko he would probably take, mas more of mga siguro baka photography or hindi pa eh. Hindi actor eh. Hindi pa. So, hindi ko alam. Hindi pa lumalabas sa kanya. Hindi pa lumalabas. Tumawag naman si Pao sa kanya a few times. So, nakapag-usap naman sila. Pero ano pa rin naman? I mean, ganun pa rin naman. But, happy ako na in the middle of the pandemic, they were able to talk. Ganyan. Kasi mas nagko-connect sila sa gaming. Oh, so nagkakalaro sa online games, ganon? Hindi rin eh. Parang may one or two times naman nakapaglaro sila. Yun. Ganon, okay naman sila. Like, nung huling usap nila is parang na napag-usapan na malapit na mag-birthday si Aki, ganyan. So, yun lang, ganun pa rin naman. Busy ata siya. Pero, hindi, seryoso ako katumawa. Ba't mo ako tinatawanan? Pero, ganun pa rin naman. I mean, I guess, yun na rin talaga siya. I mean, syempre sa akin nakatira si Aki eh. Let's not put pressure na rin kay Pao. I mean, pandemic din naman. Baka naman meron din naman siya mga concerns sa personal life niya. Pero, every now and then naman, I mean, magme-message naman yan eh. Pag tatawag siya or ano. So, silang dalawa na ni Aki diretso ang nagko-communicate. Pero na, or through hindi, you. Sa akin pa rin siya nagte-text tapos mag-uusap sila. We are planning. Gusto kong mabisita yung pamilya ko doon because I know better off sila. But syempre, mama ko pa rin yun. I would want to check on her. Diba? So, siya rin mismo. Kinukulit ako kasi syempre gustong makita yung mga apo nung nag-open na sila. Halika na kayo dito. O si Sam. Sabi sa akin. Ano? Tama. Ha? May nakikita si Summer at all. Ano yun? May nakikita. Hindi pa niya nakakasama. Nakita na niya. Doon kasi nag-first birthday si Summer. So nakita na niya. Nakasama na niya. Pero syempre, ngayon na syempre through video call lang. Sobrang kulit kasi nito si Summer, so libang na libang yun nanay ko. Dadalhin daw siya sa Disneyland. So, kinukulit na kami na parang, hindi ka na, punta kayo dito, ganyan. So, somehow, gusto mo rin, first of all, syempre, gusto mo makita yung family mo. Pangalawa, since better off doon, parang kahit pa paano, it's gonna be a break for us na mas maluwag, mas nakakagalaw ka, mas may nakikita ka, mas, alam mo yun, hindi yung parang nasa bahay ka lang. Yun. Ay, naku, nakakaaliw talaga at nakakalibang tong anak namin. We really never intended
her to be like that. It's not a bad thing. I know, it's really cute. Pero hindi rin namin in-expect. I mean, yung mama ko, she would always tell me na, ba't ka nagugulat? Eh, nung bata ka, para kang ganyan. And si Paulo, we all know, I mean, a lot of people saw him grow up. So, bata pa lang siya, commercial, you know, artista na siya, maate na siya, nagpapatawan na siya. So, parang, kahit na sabihin ng mga tao na parang, uy, expected naman that your child will be like that. Parang for us, hindi rin talaga. It wasn't an assurance na maging ganyan siya ka-jolly. Ngayon nga, nagpapakita na siya ng signs na gusto niya magpatawa. But we are very, all of us here in the house, kami ni Pao, si Aki, our relatives, we are very fond of her. Natutuwa kami na, I mean, the best feedback that we got is parang napapasaya ni Summer yung mga followers namin, yung mga nakakakita sa kanya, nakakanood sa kanya. And it's such a blessing, sa totoo lang, kasi it's a very difficult time. And dito sa bahay, Summer has been the source of joy, you know, source of laughter, kahit na malikot siya, makulit siya ngayon. Pero, yun, so, seeing and learning from other people na parang, uy, napapasaya ako ni Summer, ganyan, na tutuwa ako, napapangiti ako kapag napapanood ko siya, parang nabe-bless kami. Ganun yung feeling ko. Well, actually, si Aki hanggang ngayon wala siyang social media accounts. Summer doesn't have a social media account. Sometimes, you know, as parents, sometimes hindi mo maiwasan na i-post yung anak mo just because you're really proud of your kids, you know. You just really want to shout to the world na parang, uy, yung anak ko ganito, ganyan. And sometimes you just want to share stories about them, of them. But kami ni Pao, we really try hard to balance. But it's really also difficult at the same time because we're both in the industry. Pero kung mababansin nyo, hindi naman lahat ng information or buong buhay namin is on social media. So we really try to still have a private life. You know, if you see us, syempre hindi ngayon. Syempre hindi ngayon, but if you see us outside, you know, we really want to be like just quiet or very normal. Yun, siguro nagkataon lang din talaga na medyo bibo si Summer.